Hello po, good morning po. Ako po si Rodeline Valenzuela, OFW dito sa Taiwan. Almost 12 years na ako dito po, nagtatrabaho po. Ang sponsor ko po ay si Leticia Pubadora Sidoro po. Bakit nagsali ako sa Easy o sa N Global? Nangangarap din ako maggumanda ang buhay ko, makatulong sa pamilya ko, at sa mga kapatid ko nga naghihirap din sa buhay at makatulong din sa tao na nangangailangan po. At gusto ko din na mag-forgood din sa Pilipinas at makasama ko ang nanay ko at saka anak ko, kapatid ko. At saka mag-focus na ito sa business na ito. Hi guys! Mayroon ako tatopic sa inyo na 5 Fingers Network Marketing. Number one is a prospecting. Prospecting is a sending request friend on Facebook. Ito pala. Dapat mayroon kang notebook at saka ballpen kasi iririting mo doon ang lahat mo na prospect. Kasi hindi mo naman ma-memorize sa utak mo lahat mo na prospect. Makalilimutan mo din po yon, di ba? Tama? Ito. Bago ka pumasok dito sa business na ito, madami ka ng prospect. Yung mga prospect mo, yung sa mga friend list mo sa Facebook mo, yun ang mga prospect mo. Madaming prospect, yung mga family mo, friend mo, classmate mo, or best friend mo. Example, mayroon kang best friend na pumunta sa ibang bansa. Yun, prospect mo na yun kasi iniisip mo, ipoprospect mo siya. Isindin mo siya, magsisindin ka ng friend request sa kanya para ipoprospect mo siya. Example yun, mayroon kang kakilala sa Singapore or sa Abu Dhabi or sa Saudi. Lahat yun, ipoprospect mo yun sila. Isindin mo ng request friend. Yun ang tawag na prospecting. Tama po? Number 2 is inviting. Inviting two types of invitation online. Number 1, direct approach sending script. Ipapasahan mo siya ng script natin sa about business. Number 2, form. Ano po ang form? Isasabi ko sa inyo kung paano ang form. Number 1 is F is family. Family, example, mayroon ka na po prospect na tao. Tanungin mo siya ang healthy ng pamilya niya or about sa mga relatives niya, kung kamusta mga healthy. Tapos magsasabi siya, mayroon akong relatives na may sakit, ganito, ganito, ganito. Sabi niya kasi ganun, ganyan. Ngayon, yun na pagkataon mo na i-approach yung product natin. Number 2, occupation. Occupation is ang tawag dyan is isang tao na kung may trabaho siya, tanungin mo siya isang example, OFW siya, tanungin mo siya, best, ano bang trabaho mo? Magsabi siya, OFW ako dito sa Saudi. Okay lang bang trabaho mo dyan sa amo mo? Maganda bang trato sa iyo? Or na selduhan ka ng magandang tuwing buwan? Hindi ka ba ginatrato na hindi maganda? Yun ang sabihin ng occupation. Reclamation is meant yung tao na parang ano siya, nang parang aboy siya sa maaboy siya, magtaba siya or what, o nag example nag-exercise siya kasi gusto niya pumayat. Mayroon din tayong product na ganun na ibibigay sa kanya na parang maging healthy siya, maging maganda ang katawan niya. Ngayon, pagkatao mo na i-offer sa kanya yung ganung product natin.
Number one, pagkatapos yun, imi-message mo siya kung ano nangyayari sa kanya, lahat na sinabi mo sa kanya, ano natutunan niya, or anong plano niya. Yun na. Imi-message mo siya kung ano na best, ano na, kamusta na, ganun-ganun lang, diba? Hello. Number three is a presenting. Mayroon presenting na pwede mo siya i-call, video call, o ipasahan mo siya ng mga strip natin about sa ating business, or ibintahin mo siya para makausap sa face-to-face. Example, pupunta kayo sa coffee shop, doon na kayo sa coffee shop, mag-usap na kayo, tapos i-offer mo about sa ating business, ganito ang business namin, maganda to, mayroon kaming mga benefit dito, mayroon kami scholarship, mayroon insurance, at mayroon din na libre sa pagkonsulta sa aming doktor. Yun ang sasabihin mo sa kanya. Tapos, kung anong isasagot niya sa iyo, ibig sabihin, interesado siya sa atin na business. Gusto niya mag-join na sa atin na business. Kailangan, lahat na nangyayari sa atin na business sample, yung mentors mo, sabihin mo itong mentors ko na naging millionaire to siya kasi nag-focus siya sa business namin. Maganda talaga to, maganda opportunity mo dito, makatulong talaga sa pamilya mo to itong business to. Hindi ka magsisi talaga, basta focus ka lang dito sa business at interested ka sa itong business ko. Yun ang sasabihin mo sa kanya. Huwag ka mag-isip pa or what, kasi ako OFW nga ako, nag-decide nga ako nga magpasok itong business. Kung isipin, OFW ako, meron akong malaking sweldo dito sa ibang bansa, pero kulang pa rin. Kasi pag uwi ko sa Pilipinas, wala akong invest. Kasi hindi ko naman alam lahat na isisend ko na pera sa Pilipinas. Okay lang kung ipunin ng pamilya ko or mauubos. Ngayon, pag uwi ko sa Pilipinas, anong gagastusin ko? Ubos, siyempre balik naman ako sa mag-OFW. Pero kung mag-focus ka dito sa business na ito, mayroon kang kikitain kahit umupo ka sa bahay or magtulog ka na maganda, may dumadating sa iyo na mga pera kasi nagpo-focus ka sa business na ito. Yun lang po. Number four is closing. O diba, na presenting mo na lahat-lahat na mga ano natin. Iko-closing mo naman siya. Iko-closing mo siya. Ibintahin mo siya na example. Mag-ano pa sa kanya. Sabihin mo sa kanya na sabihin mo sir, kamusta yung in-offer ko sa iyo? Ano ba ang natutunan mo doon? At saka, mayroon ka bang interesado sa gin-approach ko sa iyo? Ganun sabihin mo. Ngayon, magsasabi siya, wala akong time kasi ganito, ganito, ganyan, ganun talaga mga prospect, daming alibay, ganun ba? Eh, ngayon, sasabihin mo naman, example, sir, may ano bang oras mo na para makausap kita? Ganun sasabihin mo sa prospect mo. Tapos sabihin niya, ganyan. Okay, sir. Sige, bigyan kita ng time, kausapin kita, kung anong oras, ganun sasabihin mo sa closing mo. Pagkatapos yun, sabihin niya, sige sir, kung gusto mo mag-training ka muna, ipakilala kita sa aking mentor at saka sponsor. Ngayon, gagawa ka ng OPP.
Tapos i-add mo siya doon sa OPP mo. Tapos i-add mo yung mentor mo at saka sponsor. Tapos kausapin mo mentor mo, sabihin mo ang mentor mo, mayroon kang prospect na tao, i-closing mo siya. Ikaw na bahala mag-usap sa kanya. Ngayon, kausapin mo yung prospect mo. Kausapin ka ng mentor ko o sponsor, sagutin mo lang ang mga tanong nila po kasi tuturuan kanila kung paano mag-business. Yun ang sasabihin mo sa kanya. Ngayon, nandoon na sa wag ka magsasagot doon, wag ka magtatanong doon, magkikinig ka lang sa pinag-usapan nila. Ngayon, ang gawin ng mga mentor mo, isindan siya ng mga business natin, tapos sindan siya sa mga, sa kung paano mag-register, tapos sindan siya sa product natin, papiliin siya ng product natin kung anong gusto niya, tapos papilapin na siya ng form niya, tapos hinihanan siya ng picture, tapos nabibigay na yon lahat, yun na, ibig sabihin, tapos yun na, pwede na siya mag-training. Ngayon, nakikita mo na siya na nag-fill up na siya sang form, tapos nagbigay na siya ng picture, tapos ibig sabihin, may plano na siya mag-training. Ngayon, ito naman ang gagawin mo, i-follow up mo siya. Example, na closing na siya ng mentor mo at saka sponsor, mga 3 days or 2 days, ipapalo up mo siya. Kasi, malay mo kung hindi mo siya ipalo up, mag-change yung mind niya. Itong gagawin mo. Good morning, sir, o good morning, ma'am, kamusta ka? Anong gagawin mo? Or, i-call mo siya, or kausapin mo siya, kung anong kausapin, parang maging best friend tayo na maging close sa iyo na hindi siya mahihiya, na ibig sabihin na sa isip niya, hindi ako mahihiya to sa nag-i-invite sa akin kasi parang close siya sa akin, ganun ang gagawin mo. Tapos, kung isang pagkumain ka sa mga restaurant, isisindan mo siya ng mga ginagawa mo. Example, kumain ka ng mga hamburger doon, ipicturan mo, tapos isend sa kanya, sabihin mo, oh, best, kain tayo. Yun, ang gagawin mo. Ngayon, kung ginapaloap mo na yun, kailangan, huwag mo siya biglain na tanungin, oh, best, kailan ka magpinwag, kasi sabihin niya, wow, madali naman to. Itong gagawin mo, best, bakit bukas mayroon tayong training, aating ka sa training natin, kasi para maraming kang matutunan sa atin na business, at saka, basta maraming kang matutunan doon. Yun ang gagawin mo sa kanya. O sabihin niya, okay, bes, mag-attend ako. Yun, ibig sabihin, interested siya sa ating business. Yun lang, salamat po sa inyo lahat. Yun ang natutunan ko sa 5 fingers po. God bless po. God bless po sa inyo lahat po.